tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, Charo, ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang ulit pumasok? Laka, may warning na si Sir sa'yo. Tinulungan ko kasi sa ate. Ate mo na naman ang dahilan? Ano mo ba talaga ang tinatawag mong ate? Nakakatandang kapatid mo o ate lang ang tawag mo sa kanya? Nakakatandang kapatid ko siya. Iyon naman pala eh. Bakit ibang-iba ang trato sa'yo? Bakit wala siyang pakialam sa pag-aaral mo, ha? Alam mo, friend, titigil na ako sa pag-aaral ko. Ano? Oo. Titigil na ako sa pag-aaral ko, friend. Kasi wala rin mangyayari. Marami na akong absences sa klase ko. Lalong-lalo na ang first period ko. Marami na akong na-miss na quizzes. Siguradong bababa na ang grades ko. At malamang, maalis na sa akin ang scholarship ko. Teka, ganyan mo lamang ba isusuko ang pangarap mo? Nagtiis ka ng maraming paghihirap, makapag-aral ka lang. Tapos ngayon, nasa college ka na, basta-basta ka lamang susuko? Nakikita mo naman, nag-aaral talaga ako para lang mapanatili ko ang mataas kong grade. Pero anong magagawa ko? Hindi ko nga hawak ang sitwasyon eh. Teka friend, willing ka bang magtrabaho kahit ano, makapag-aral ka lang? Oo naman. Kung meron lang ba akong mapapasukan eh, kahit trabahong bahay na, papasukan ko na para lang makapagpatuloy ako ng pag-aaral ko. Kaso wala akong alam eh. Ako meron akong alam. Sa akin nga inaalok ng tito ko eh, dahil magaan lang ang trabaho. Pero palagay ko, mas ikaw ang nangangailangan. Ah, talaga? Saan? Ah, ganito lang. Mamayang lunchtime, huwag ka munang umuwi sa inyo. Ite-text ko ang tito ko. Sasabihin kong may nahanap na ako para masamahan ka niya sa bahay ng kaibigan niyang balikbayan. Kayo na pala pare, hali kayo, pasok kayo. Salamat. Halika, pre. Ah, siya bang sinasabi mo? Dalaga na pala. Oo pare, estudyante pala. Kaklase at kaibigan ng pabangking ko. Oo, mabuti at magaga kayong nagpunta dito. Aalis na sana ko eh. Ah, siya nga pala, anong pangalan mo, Ineng? Charo po. Ang gandang pangalan ah. Ah, pare, total naman eh, naririto na siya. Ikaw na bahalang kumuusap sa kanya dahil babalik pa ako sa trabaho. Sige pare, maraming salamat ha. At yung sinasabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Wala problema pare. Sige, sa susunod na pagkikita natin, malamang maiharap ko na sa'yo ang pinapahanap mo sa akin. Sige, alis na ako. Baka malit ako sa trabaho ko eh. Sige na, pare. Estudyante ka palang pala. Baka wala kang alam sa trabahong bahay. Marunong ka bang maglinis? Opo, sir. Sa katunayan po ay, ako po ang nakatoka sa trabahong bahay sa amin. Mabuti naman kung ganun. Magaan lang naman ang trabaho mo eh. Para tilihin mo lamang na malinis itong buong bahay. At madalas akong wala dito, kaya walang maraming kalat. Teka, anong oras bang pasok mo sa umaga? Alas 8 po, sir. First subject ko po yun. Alas 8?
Ganito na lamang gawin mo. Maaga ka na lamang pumunta dito ng umaga. Mga alas 5, umalis ka na sa bahay nyo para maaga kang makapaglinis at nang hindi ka malit sa first subject mo. Opo, sir. Yan nga po ang gagawin ko. Tama na ba sa iyo ang 5,000 pesos? Opo, 5,000 po. Opo, malaki na po yun. Total, paglinis lamang gagawin mo at hindi araw-araw. Every other day lang punta mo dito. At parang tulong ko na rin sa tulad mo na determinadong mag-aral. Opo, kasi po ang makatapos lamang po ang tanging kong pag-asa para makaauhon po kami sa hirap. Alam ko, kaya kita bibigyan ng 5,000 sa dalawang oras na paglinis mo dito sa bahay every other day para matulungan ka sa iyong pag-aaral. Charo! Charo! Wala ang kapatid mo, anak. Umalis na siya. Umalis na? Pumasok na siya sa school, ang ibig niyong sabihin? Ang aga-aga naman yata. Nagpaalam siya na maaga siyang aalis ng bahay. Ano ho? Mag-aalas 6 pa lang ng umaga? Umiiwas siya sa trabaho ang babaeng yun. Hindi naman sa umiiwas siya. Gusto lamang niyang magkaroon ng mapagkakakitaan. Eh kahit papaano ay may pera siya. Ano hong ibig ninyong sabihin? May trabaho na ang iyong kapatid. Kaya maaga pa lamang umaalis na siya ng bahay para magawa niya ang trabaho niya. Ano ho? At pumayag naman kayo? Paano na lamang dito sa bahay? Abay, ang sarap naman ng buhay niya. Habang nagkakandakuba ako sa pagtatrabaho eh. Siya naman ay pa-blessing-blessing lamang? Anak, hindi mo talaga masisisi ang kapatid mo na maghanap ng trabaho kung ganyan ka kung mangusap sa kanya. At ano naman ang gusto niyo? Habang nagtatrabaho ako sa labas, ay ako pa rin ang magtatrabaho dito sa loob ng bahay. Gayong may kapatid naman ako na walang ibang ginawa, kundi ang dumamon. Hayan! Dahil sa mga ganyang mga pananalita mo, kaya napilitang maghanap ng trabaho yung kapatid mo. Ganyan rin lang pala na maipinagmamalaki na siyang trabaho. Dapat din na umalis na siya sa bahay nito. Maita! Charo? Sir? Iwanan mo muna yung ginagawa mo sandali at lumapit ka dito. Opo, sir. Ano po yun, sir? Ito. Kumain ka muna. Ho? Nagluto ako ng spaghetti para may makain ka. Naku, sir. Nag-abala pa ho kayo. Salamat na lamang po, pero tapos na po akong kumain sa bahay. Hindi ba't sinabi mong alasin ko ka umalis ng bahay nyo? Hindi ka pa nakakakain nun. Alas 4 pa lang po, sir. Gising na po ako. Nagluto po ako ng almusal namin. At pagkakain ko po, ay pumunta na po ako dito sa bahay ninyo. Kaya busog pa po ako. Sige, meryendahin mo na lamang to. Tama-tama. Pagkatapos mong maglinis, ay maligo ka. At saka mo ito kainin. Para pagpasok mo ng school, komportable ang pakiramdam mo. Talaga po, sir? Pwede po akong makigamit ng banyo ninyo para maligo? Oo naman. At siya nga pala, huwag mo na akong tawagin, sir, dahil hindi mo naman ako guro eh. Tito na lamang ang itawag mo sa akin. Kasi palagay ko ay maraming taon ang agwad ng edad ko sa'yo. Sige po, sir. Tito po, kung yan po ang gusto ninyong itawag ko sa inyo. Oo. Teka, ilang taon ka na pa? 20 po. 20? Kita mo, kalahati ang agot ng edad ko sa iyo, kaya dapat lang na tito ang itawag po sa akin. Paano? Maiiwan na kita dito sa bahay, ha? At saka kainin mo tong spaghetti bago ka pumasok ng school.
Opo, sa tito pala. Oh, yan ang gusto ko, masunurin. Oh, sige, ikaw nang bahala dito sa bahay. Huwag mong kalimutang ilak bago ka umalis ng bahay, ha? Opo. Inay! Inay! Oh, anak, bakit? Tara po sa kusina. Kakainin po natin itong binili kong pansit. Mainit pa ho, kaya kainin na po natin. Ha? Saan mo kinuha to? Ibinigay na po ng amo ko ang sahod ko ng isang linggo. Talaga? Opo. Binigyan po niya ako ng 1,125 para daw may magastos po ako sa pamasahe ko at baon ko. Mabait naman pala ang amo mo at naiintindihan niya ang kalagayan mo, anak. Opo, inay. At ang iba ay ibinili ko ng bigas at ilang dilata para hindi na po tayo mangungutang sa tindahan pag wala pang sahod ang ate. Sige po, maupo na ho kayo at kukuha na po ako ng plato para makakain na po tayo. Charo! Charo! Ate, naririto po kami ni inay sa kusina. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na planchain mo muna yung damit? Anong ginagawa niyo? Halika, Maita, anak. Tikman mo itong dala ng kapatid mo. Sumahod na daw siya. Pansit? Yan ba ang pinagmamalaki mong trabaho mo? Bumili rin ang kapatid mo ng bigas at ilang dilata para may maulam tayo habang hinihintay natin ang... Bigas? Dilata? Yan ho ba ang pinagmamalaki ng anak ninyong ito? Eh, wala pa nga namang sakalingkingan ang mga pinamili niyang yan eh. Eh ako, isang kabang bigas lagi ang binibili ko. Hindi ko kaya pinag-uulam ng sardinas eh. Yun lang pala eh. Tuwang-tuwa na kayo. At ikaw naman, Charo. Plantsahin mo yung damit na pangmisa ko. Dahil magsisimba ako bukas. Hmm? Sardinas lang? Pinagmamalaki pa? Tse! Oh, friend, kumusta ang first day of work mo dun sa kaibigan ng tito ko? Alam mo, friend, ang bait-bait ng amo ko. Biruin mo, pinapakain niya ako sa bahay. Pero syempre, nahiya ako. Mabait daw talaga siya, sabi ng tito ko. Pero alam mo, ang ipinagtataka ko ay bakit nag-iisa siya? Wala ba siyang pamilya? Meron, pero nasa Italy ang asawa at mga anak. Ah, nagbabakasyon lamang siya dito kung ganun. Oo. Ah, siya nga pala. Bukas ng tanghali, di ba? Nandun ka sa bahay niya? Oo. Kasi, para daw hindi ako mahirapan sa paggising. Pinalipat niyang schedule ko at pagpunta ko dun sa bahay niya. Total naman daw, alas dos ang klase ko tuwing MWF. At tuwing tanghali na raw ako pupunta doon. Papaano hindi niya pailipat ang schedule mo? Naiisturbo ang paggising niya sa tuwing nagdo-doorbell ka. Ha? Ganun? Naiisturbo siya tuwing nagdo-doorbell ako? Oo. Kasarapan naman din ang tulog niya ang alas 6 ng umaga. Pero nagigising daw siya dahil sa pagdo-doorbell mo. Kaya yan, pinalipat. Eh, paano mo alam? Sinabi ba sa'yo? Hindi, syempre. Pero dahil magkaibigang matalik sila ng tito ko, kaya naikwento niya yun sa tito ko. Naku, nakakahiya naman pala sa kanya. Naisturbo ko na pala siya. Wala pa siyang sinasabi sa akin. Hayaan mo na yun. Total naman, napalitan na ang schedule mo. Ibig sabihin, wala nang problema. Babaeng yun?
umalis nang hindi man lang hinugasan ang pinagkainan niya? Ah, anak, ako ang gumamit ng platong yan. Huhugasan ko sana nang naramdaman ko ang tawag ng kalikasan, kaya nagbanyo muna ako. Hayaan mo't huhugasan ko mamaya. Hugasan niyo yung pinagkainan niyo ni inay. Yan na nga lang gagawin niyo eh. Hindi niyo pa magawa. Ah, siya nga po pala. Sabihin niyo kay Charo, mamayang pagdating, nalinisin niya yung kwarto ko. Anak, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang maglinis ng kwarto mo? Kasi napapagod na sobra ang kapatid mo. At saan siya napapagod? Nagtatrabaho kasi at nag-aaral siya. Pagdating naman dito sa bahay, trabaho pa rin siya. Kaya kung magagawa mong linisin ang kwarto mo, ikaw na ang gumawa. Aba, inay! Ano na lamang isilbi ng pagtira niya dito sa bahay? Kung ako pa rin ang gagawa ng gawaing bahay. Anak, kapatid mo siya. Hindi mo siya katulong. Hindi ko nga siya katulong. Pero naman, inay, ang paglilinis lang naman niya sa kwarto ko, ang tangi kong pambayad sa klase yung binibigay ko sa kanya. Hahadlangan niyo pa? Ano ba naman kayo? Siya pa ang kinakampihan ninyo samantalang wala siyang ambag sa bahay nito? Hindi mo ba talaga mapipigilan yung bunganga mo ng pananalita ng mga masasakit sa kanya? Masasabi ko ang lahat kahit anong gusto ko dahil ako ang bumubuhay sa inyo. Maita! Sumusobra ka na! Hintayin mo na lamang ako dyan sa labas. Sandali na lamang at lalabas na rin ako. Eh, sino ba yung kausap mo, Charo? Tito, si Malupo, yung kaibigan at kaklasiko. Ah, yung pamangkin ni Romel. Opo, may baon po kasi siya eh. Niyaya niya akong kumain dyan sa harap ng talipapa. Oh, may dala pala siyang pagkain. Eh, bakit pupunta pa kayo sa talipapa? Eh, bakit hindi mo na siya ayayin dito sa loob ng bahay? Eh, tanghaling tapat, mainit masyado sa labas. Eh, Tito, nakakahiya po kasi. Tawagin mo na lamang siya at dito na kayo kumain sa bahay. May pagkain naman sa ref. Magluto kayo kung gusto ninyo para madaling pumasok sa isipan ninyo ang mga pinag-aaralan ninyo sa school. Eh, mahirap mag-aral kung kumakalam ang tiyan ninyo. Kaya tawagin mo na siya. At dito na lamang kayo sa loob ng bahay kumain. May trabaho rin lang si Charo. Siya naman ang magbayad ng kuryente. Anak naman, magkano lang ba ang tinatanggap niyang sahod? Pabasahin lang niya yun. Eh ano, kung maliit ang sahod niya? Porki ba maliit ang sahod, exempted na siya sa pagbabayad ng kuryente? Gumagamit naman siya ng kuryente at tubig. Dapat nga, na pati tubig, eh makikihati sa akin. Anak, kaya lang naman nagtatrabaho ang kapatid mo. Para hindi na siya hihingi sa iyo ng pamasahe niya. Hayaan ninyong magkaroon siya ng responsibilidad. Total, may trabaho na siya. Tinatawag niyo raw daw ako. Oh, halika muna dito sa lamesa at sabayan mo akong kumain. Eh, masarap kumain pag may kasabay. Tumatawag pala si Greg. Hello, Greg. Kumusta? Nahanap mo na ba ang pinapahanap ko sa'yo? Ah, oo. At natuntong ko na rin ang bahay na tinitirhan ng iyong mag-ina. Nag-iisang
Sinong mag-ina ang tinutukoy ng kaibigan ni Ador? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanda.